May mga lumalama sa chismis ngayon na 3 in the morning, kumulaki na mga mga pangulo. Totoo po yun. I-announce ko lahat yan mamaya sa 24 hours. Bakit ako kumulaki ng mga pangulo? And I just talked to sa Mayora, Mayora Sara Duterte. Napulang ito, sasabihin ko sa inyo ano ang plano at ano mangyayari. Maaaring hindi nyo alam. Pero sasabihin ko sa inyo lahat ang mga pag-usapan namin ng Mayora at ang Presidente. Madaling araw ko na nag-uusap. Ito yan, kumakalat daw yan. Hindi yung haka, hindi ako pinapatakumbi si Presidente. Hindi po. Iba ho pinag-usapan namin. Para lang maluwanan. Kasi akala na na, pinapatakumbi. Hindi po pwedeng labanan sa sara. Isang pamilya lang po ito at magsasama-sama kami. Senator Bongbong, Pag-President, Vice President, Sara Duterte. Yun po ang aking gagawin ng susupatan. Anyway, nandito ako to support ang imbitahan ko. Hindi ako politiko. Uwi nandito. Kahit wala akong power sa politika, nagawa ko ng paraan makatulong sa ating mga kababayan araw-araw sa programang Wawin, Tutok, Tuwin. Again, maraming po salamat, Senator, for inviting me. At ito po, ang taong pinagkakatiwalaan ko. Totoo yung 3 in the morning, 2:30, nag-usap po kami tanong ng Presidente. Kasabihin ko lahat kung anong pinag-usapan para wala nang haka-haka. Hindi totoo pinapatakbo akong vice-presidente. Wala akong katotohanan. Iba akong pinag-usapan namin. Matulungan ang ating mga kababayan. Once again, maraming pong salamat. Naging part ako nito. At siyempre, ito na po. Ang pinagkakatiwala ako at pinagkakatiwala ng mga Pangulo. Senator Bonglo. Introduce mo para siya. Papakilala mo para siya. Okay. Alam mo, panihin. Ayan po, maraming salamat po, Kuya Will. Tunay po talaga kayong nagbibigay ng pag-asa sa sambayan ng Pilipino. Salamat po. At para naman po magbigay ng mensahe, tawagin po natin ang ating Secretary Michael Lloyd Dino. Palakpakan po natin si Secretary. Magandang tanghali po sa ating lahat. Brief background lang po ng Malasakit Center. Noong mayor pa si Pangulong Duterte sa Davao, ay talagang pinagsikapan nito na maabutan ng tulong ang lahat ng tumulong sa kanyang tanggapan. Ito po ay naging inspirasyon ni Senator Christopher Lawrence, Kuya Bonggo, kung bakit siya ay nagpusiging gawin din ito sa buong bansa through the Malasakit Center. Sa inisiyatibong ito ay pinag-isa natin through a one-stop shop ang mga ahensya tulad ng DOH, PhilHealth, PCSO at DSWD sa loob mismo ng hospital upang mapabilis ang pagproseso ng assistance. In a span of 3 years, we now have 149 mga sakit centers nationwide, where about 3 million people across the country have availed of its services. To break it down, we have 83 Malasakit centers in Luzon, 29 in the Visayas, and 37 in Mindanao so far. While the others are still planning, Senator Go has already done it. Hanggang plano lamang pong yung iba, samantala si Kuya Bonggo ay agarang ginawa ang pagkatag ng Malasakit Center upang makapagbigay ng tulong. Through his continued efforts, RA 11463 or the Malasakit Center Act was enacted noong December 3, 2019, which institutionalized the Malasakit Center program to ensure its continuity. Nawa ay marami pang Pilipinong matulungan ng napakaganda programong ito. Maraming salamat po at magandang hapon sa ating lahat. Maraming salamat po, Secretary Dino. Sir Mark? At this juncture, may we call on Senator Bonggo and Presidential Assistant for the Visayas, Secretary Michael Lloyd Dino, to please move to the center for the turnover of the 2 million check for San Lorenzo Ruiz General Hospital. Itong 2 million pesos po ay initial funding po lamang at magkakaroon po ang ating ospital ng 2 million pesos bawat buwan. Uulitin ko po,
Dawat Guarico ang ibibigay na pondo ng ating Office of the President para sa medical financial assistance sa ating mga nangangailangang pasyente ng San Lorenzo Ruiz General Hospital. Isa itong magandang balita for me. Maraming matutulungan para sa ating center ng mga Pilipinong higit na nangangailangan ng financial assistance. Tama na, Sir Marcos. Sabay nga po ito ng pagbibigay natin ng dekalidad na serbisyo, financial assistance na maibibigay sa bawat Pilipino. Maraming salamat po, Senator Bongo and Secretary Mike Lloydino. At ngayon po, bigyan po natin sila ng masigabong palakpakan. To give a short message and to introduce our guest speaker for today, may we call our beloved City Vice Mayor, Honorable Bernardino de la Cruz. Bigyan po natin siya ng masigabong palakpakan. Magandang tanghali po sa lahat at sa lahat po ng mga kagalang-galang at mga higisig na mga bisita. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Hindi ko na po isa-isahin dahil ako po ay excited na ipadarin sa inyo at iharap sa inyo ang our next speaker. Our next speaker is a man of action, tulad ng presidente. Siya po ay isang simpleng probinsyano, tunay na may tapang at malasakit, at habang sa inyong mga senado, sinisiguro niya ng gobyernong Duterte ay patuloy na makapaghahatid ng serbisyong nararapat sa bawat Pilipino. The man behind the Malasakit Center all over the country, ang dating SAP o Special Assistant ni Pangulong Duterte, let us now welcome our beloved Senator, no other than Mr. Malasakit himself, Senator Christopher Lawrence Bongo! My best. Magandang umaga po. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Mga kababayan ko dito sa Manabon. Bago ko po malimutan, unahin ko lang po pasalamatan mula po sa amin ni Pangulong Duterte. Sa lahat po ng mga frontliners, nurses, lahat po, down to mga security guard at people po ito. Hindi po nababayaran ang inyong sakripisyo sa panahon ngayon. Sa totoo lang po. Kaya ipaglalaban ko po kayong lahat. Yung mga special risk allowance ninyo, ipaglalaban ko po. Sa DOH. Ang sabi nila noon, iko-compute po yung expo, na-expose ng ilang araw. Sabi ko, napaka-unfair naman po na iko-compute mo yung araw ng na-expose ka. Alam niyo bakit? Pagpasok mo pa lang sa hospital na ito, expose ka na po. Napakaliit na halaga lang yun sa inyong sakripisyo para sa ating mga kababayan. Ako po yung ipaglalaban dito po kayo na. Gusto ko nalang pasalamatan. Hoy, saan kayo? Gusto ko nalang pasalamatan. Sinamahan po ako ng aking kaibigan, natalik na kaibigan namin ni Pangulong Duterte. Itong taong ito, nagmamahal po sa mga masa, sa mga kababayan natin. Pero usap kami doon sa loob kanina, oh. Isa lang po ang pinagbili namin ni Kuya Willie sa mga social workers sa loob. Sabi namin ni Kuya Willie, unahin niyo po yung mga kababayan nating mahihirap po. Yung mga helpless, yung mga homeless po na walang matakbuhan po. Tulungan po natin sila. Palakpakan po natin Willie Rebellame. Kuya Will!
Nandito rin po si ang inyong kongresista sa Nabotas. Nandito rin po ang ating kongresista sa Nabotas, ang aking kaibigan at incoming mayor po ng Nabotas, Congressman John Ray Chanco. Parapakan po natin. Dito rin po Secretary Mike Dino ng Office of the Presidential Assistant for the Visayas. Parapakan po natin. Nandito rin po si Congresswoman Jay Lacson Noel. Parapakan po natin. Postmaster General Norman Pulencio. Parapakan po natin. Tagamalabon po ito. Dito rin po si Congressman Bem Noel ng Anwaray Party List. Parapakan po natin. And of course, ang inyong Mayor, Mayor Antolin Lenlen Oreta III. Parapakan po natin. Vice Mayor Ninong De La Cruz. Parapakan po natin. Salamat, Ninong. Dito rin po si former Vice Mayor Jimmy Sandoval. Palakpakan po natin, ma'am. Former Congressman Ricky Sandoval, sir. Palakpakan po natin. Barangay Chairman Jerome Malalastas. Palakpakan po natin. Ating Chief of Hospital, Doktora Marilo Neri. Palakpakan po natin. Ma'am, sabi ko nga kanina, napakasikip po ng inyong ospital. At babalita ko rin po sa inyo. Alam ko, alam niyo na, ongoing na po yung inyong karagda. Annex ba yun, ma'am, no? Yung proposed construction of San Lorenzo Ruiz General Hospital ay expected to be finished. Ito po yung pinangako ni Pangulong Duterte sa 2022 po. Medyo luluwang na po ang inyong hospital dito. Huwag po kayong magpasalamat sa amin ni Pangulong Duterte. Parati namin narinig. Salamat kay Pangulo. Salamat kay Senador Bongo. Huwag po kayong magpasalamat sa amin dahil trabaho naman po namin yan. At uulitin ko lang po sa inyo, kami po ang dapat magpasalamat sa inyo dahil binigyan niyo po kami ng pagkakataon na makapagserbisyo po sa inyo lahat. Hindi po namin sasayangin ito ang oras na binigay niyo po sa amin. Binigay na po ng Panginoon ng lahat. Ako po ay probinsyano katulad ni Pangulong Duterte na ginawa niya pong ni Panginoon, ng Senador, si Pangulo, Mayor ng Davao City, ginawang Presidente. Ako po na nagtatrabaho sa kanya for 2 decades, ginawa niya pong senador ng Panginoon. Wala na kaming hilingin pa sa Panginoon. Ibabalik namin sa inyo yung servisyo para sa inyo. Ngayon, aside from, napag-usapan na rin po itong special risk allowance. Ngayon naman po, ongoing po yung budget deliberation po sa Senado. May pakiusap lang po kami ni Pangulong Duterte sa inyo lahat. Pakiusap lang naman po ito. Magpabakuna na ho kayo. Tuloy-tuloy naman po ang pagdating ng bakuna. Up to this date, meron akong 124 million vaccines, doses of vaccines ang dumating sa ating bansa. Sino pong bakunado na sa inyo? Sinong hindi pa nagpabakuna? Sinong takot magpabakuna? Very good. Ngayon, nandito na rin po yung mga media. Ikikwento ko na lang po sa inyo na pag-usapan namin ni Pangulong Duterte. Alam nyo, 84% po ng mga 4-piece beneficiaries ay takot pong magpabakuna. Kailangan paitingin po po natin, ipaintindi sa kanila. At ako po ay hindi sang-ayon dun sa no bakuna, no ayuda. Napaka-unfair po nun. Balik na rin po natin. Nakapag-suggest na po ako kay Pangulong Duterte na lahat po ng mga 4-piece beneficiaries, para mainganyo po sila at bigyan po natin ng insentibo. So, lahat ng mga 4-piece beneficiaries, pag binanakunahan, ay bibigyan po ng cash incentive na 500 pesos po para mainganyo naman sila magpapakuna. Pero huwag niyong ibili ng tuba. Alam niyo ito ba? Sinong lasing ko dito? Marami sa likod. At
ito naman pong napag-desisyonan na po ni Pangulong Duterte, aprobado na po ni Pangulong Duterte na hindi na po gawing mandatory yung face shield. At doon na lang po ito ilalagay siyempre sa mga ospital at sa mga alert level 5. So medyo luluwang tayo, pero kagabi po, inaalala niya muli, paalala namin ni Pangulong Duterte sa inyo lahat na mag-face mask pa rin tayo. Tingnan niyo po sa ibang bansa. Tumigil po sila sa pag-face mask, tumaas na naman yung kaso. Sila na naman po yung naging epicenter ng pagtaas ng kaso. So, importante sa ngayon, face mask. Bagamat bakunado tayo, hindi natin alam sino po yung nasa tabi natin ang hindi pa po bakunado. Kung mahal niyo po ang inyong pamilya, please naman, cooperate po kayo with the government. Face mask pa rin tayo at magpabakuna na kayo. Ang bakuna po ang tanging susi o solusyon para unti-unti na tayo makabalik sa normal natin pamumuhay. Wala na pong iba. Nasa datos naman po, pag kayo ay bakunado, mas maiwasan po yung pagkagrabe ng sakit o pagkamatay po. Nasa datos ngayon, tingnan sa Metro Manila, more than 90% na pong bakunado at unti-unti na pong bumababa yung kaso. So, ano pa bang ibang solusyon? Bakuna lang po. Magpabakuna kayo. Libre naman po itong bakuna. Pinaghirapan po ito ng gobyerno para po ito sa Pilipino. Ayun, balikan ko lang po itong Malasakit Center. Bibilisan ko lang po. Paano po nang umpisa yung Malasakit Center? At saan ko po natutunan yung Malasakit Center? Matagal po ako nagtrabaho kay Pangulong Duterte. Tagal po, since 1998. Nakita ko po yung problema sa baba. Tuwing mayroong mga pasyente, Lunes pa lang, pipina po yan sa City Hall ng Davao City. Alam niyo po, dun ko po nakita yung puso ni Mayor Rodrigo Duterte sa mga manira. Alam mo, tinapon niya yung hospital bill sa akin. Ito yung hawak niya. Tinapon niya sa akin, sabi niya, boom. Alam niyo, maraming lumalapit sa kanya na hindi residente ng Davao City. Uy, mamina na. Marami po residente ng Davao City, hindi residente ng Davao City, humihingi ng tulong sa kanya. Alam nyo, sabi ng COA, bawal gamitin ang pera ng Davao City sa hindi residente ng Davao, which is legally true. Totoo po yun. Pero, hindi po matanggihan ni Mayor Duterte. Mga taga-Sambuanga, taga-Surigao, nagmamakaawa, humihingi ng tulong sa hospital bill. Tao lang po si Pangulong Duterte. Sabi niya po, kung hindi ko matulungan ang mga yan, hindi na ako upo dito sa City Hall bukas. Hindi ko matiis na tanggihan yan. Kaya po, nung naging presidente po siya, sabi ko, ano bang pwede nating gawing programa o konsepto na huwag na natin pahirapan ang ating mga kababayan. Sinubukan po namin sa Cebu. Doon sa hospital sa Cebu. Sinubukan namin. Nilagay namin sa isang kwarto po. PhilHealth, PCSO, DOH at DSWD. Pinagtatabi namin. Ngayon po, meron ng more than 300,000 patients na tulungan sa Cebu. At meron na po tayong more than 3 million patients po ang natulungan sa buong Pilipinas. At ngayon po, I can proudly say na meron na po tayong 149 na Malasakit Center sa buong Pilipinas. Hanggang tumulong po sa inyo. Pangalawa lang po ito sa Malabon. Meron na kayong dalawang Malasakit Center sa Malabon. Ganito po, noong unang panahon ha, wala pang Malasakit Center noong unang panahon. Lunes, pupunta po ang pasyente sa City Hall. Matulungin po si Mayor, si Congressman natin. Matulungin niya. Martes, pupunta po ang pasyente sa PCSO. Pipila po yan. Miyerkules, pupunta yung pasyente sa DOH. Pipila yan, madaling araw. Huwebes, pupunta po yan ng DSWD. Hingi ng tulong. Biyernes, pupunta po yan ng PhilHealth. Ubus yung panahon,
ubos pa yung pamasahe sa kakapila para humingi lang po ng tulong. Sabi ko, bakit natin pahirapan yung pasyente? Eh, sa totoo lang po, pera ninyo yan. Inyo po yan. Dapat po ibalik sa mabilis na serbisyo. Diyan ko po natutunan yung Malasakit Center at nung naging senador po ko, isinulong ko po, pinirmahan ni Pangulong Duterte and of course, sa tulong po ng inyong mga kongresista, Congressman Noel, Congressman Sandoval, yung mga kongresista, sila po yung nag-sponsor din, nag-author din po doon sa lower house. Tinulungan po nila tayo at naging batas na po itong Malasakit Center. Hindi na, ano mo ba ang kwalifikasyon ng Malasakit Center? Basta Pilipino ka, qualified ka sa Malasakit Center. Pag hindi ka tulungan ng Malasakit Center, pagalitan mo, sabihin mo, hoy, Pilipino ako, karapatan ko yan. Sa totoo lang po, dapat po walang pinipiling pasyente ang Malasakit Center. Unahin niyo po yung mga mahihirap, Dok. Yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. Hindi naman po pupunta yung mga mayayaman dito. Hindi po nila kailangan itong hospital na ito, yung mga mayayaman. Mahihirap lang po ang pupunta rito. Huwag po natin silang pabayaan. Mga social worker, yun lang po ang pakiusap ko sa inyo. Full support po kami ni Pangulong Duterte sa inyong hospital. Kung anong kailangan nyo rito, tutulong po kami. Ako naman po, saan man po ako ipagparin ng aking tadhana, tutulong po ako sa inyo bilang senador o kahit na barangay captain. Hindi po ako titigil sa pagsiservisyo sa inyo lahat. Yan po ang Malasakit Center. Para po yan sa Pilipino. Gusto ko munang pasalamatan ng lahat ng mga nandirito, ang ating Medical Social Service Head, Maria Cecilia Kalimlim, palakpakan po natin. Ang ating Exicom, Noel Valderrama, Chief of Medical Professional Staff, palakpakan po natin. Leonora Destacamento, Chief Nurse, palakpakan po natin. Mga Chief Nurse, yung inyong salary distortion, yung salary difference po ninyo, paglalaban ko po yun, palalo na po kayo sa Supreme Court. Huwag kayo makalala. Paglalaban ko po. Ay, dito lang po ako, magtatrabaho lang po ako sa labas. Pero rest assured po, lahat ng mga frontliners, ipaglalaban ko po ang pagkakala ninyo. Dito rin po ang ating Internal Medicine Department, Dr. Alan Romero, palakpakan natin po. Salamat po. Dr. Carol Bagwe, palakpakan po natin. Dr. Annie Flor Pingboy, palakpakan po natin. Doktora Stella Rojas, palakpakan po natin. Lahat po ng San Lorenzo Luis General Hospital frontliners and personnel, palakpakan po natin sila lahat. Huwag kayo mag-alala, may good news ako sa inyo. Mayroong dalang jacket si Lati. Ito pong natutuwa po ako na yung grupo po ni Willie, ni Kuya Willie, yung Tutok Tuwin. Alam mo, iisa po ang advokasya namin ni Willie. Tumulong po sa mga mahihirap. So ngayon po, meron ang tututok po sa inyo. Itong Tutok Tuwin. Palakpakan po natin Tutok Tuwin. Dito rin po ang partner ng Malasakit, DOH, USEC, Roger Tongan, palapakan po natin. USEC, Sharif, Mercado Grande, palapakan po natin. Director, Ellen Angeles Del Mundo, palapakan po natin. Peer Health Partner ng Malasakit, Dr. Cynthia Camacho, palapakan po natin. From PCSO, Dr. Pinky Casas, palapakan po natin. USEC, Flor Amate, sorry talaga, ito pong pinaka, isa sa pinakamasipag na secretary po, cabinet member po, si DSWD Secretary Rolando Bautista. Palakpakan po natin, sir. Salamat po. Ito, napakasipag po nito. Dating chief po ito ng army. Sobrang sipag. Wala kang masabi. Tahimik na nagtatrabaho. Dito rin po si Yusef Christine Evangelista. Palakpakan natin. Asek Kelly Ramos. Asek Willie Veloso, at dito rin po ang aming kaibigan na magkama, si Mr. Ray Langit at saka si J.R. Langit. Palapakan po natin. Sana po wala na akong nakalimutan. Hindi ko na po habaan ang aking sasabihin. Yun pong 2 million kanina, mula po yun sa Office of the President.
ganito po, kung meron kayo, pakisabi na lang po sa inyong mga kapitbahay. Kung meron kayong pasyente, ilapit niyo po sa malasakit. Halimbawa, 67,000 yung bill ninyo. Ilapit niyo po sa apat na ahensya at umabot po ng 50,000 ang tulong sa inyo ng malasakit. Yung 17,000 po na balance, pwede pong kunin dun sa pondong iniwan ni Pangulong Duterte para maging zero balance po ang inyong billing po. Ang target po ng malasakit center ay zero balance po ang target ng malasakit center. Ngayon, bilang inyong senador, meron rin po tayong inilaan na pondo rito, ito pong Medical Assistance for Indigent Patients. So meron akong na-download dito noong April 24 at noong August 18, natitik pa 5 million daw. Ngayong araw na ito, meron din pong i-download na another 10 million po para sa inyong hospital. Pag nabunggo kayo, ako naman ang kasalanan. Basta, isa lang po, pakiusap ko sa inyo. Ubusin niyo po ang pera ng gobyerno para po sa manghihirap po. Pag nabunggo kayo, ako naman ang malalat po. Ako naman ang kasalanan. Ngayon, meron akong good news sa inyo, ha? Po 15 patients na admitted po ngayon dito at yung 164 rank and file employees ng San Lorenzo Ruiz General Hospital kasama po yung mga janitor, security guards, utility, meron po kayong matatanggap na financial assistance mula po sa DSW. Ako naman po ang aking opisina sa 15 patients and a total of 324 frontliners. Mula po ito sa opisina ko. Meron po akong dalang panangalian niyo po, yung Jollibee. Kumain na kayo? Tinahan niyo po, ha? Meron rin po akong dalang grocery packs para sa inyo lang. Maliit na bagay lang po yun. Meron rin po akong dalang vitamin sa inyo. Inamin niyo kayo vitamin. Inumin niyo po pambalakas ng inyong resistensya. Pambalakas ng inyong resistensya, mas lalaban po ang inyong katawan kontra COVID-19. Yeah, para maintindihan nyo, ilang sekundes na ba hindi? Yung bibigay mo sa mga frontliners dito, pero tigta 3,000 daw kayo. Pinahan dyan sa duty, ha? Ako kasi mabayad ako ng taxi nila. Kaya hindi sa kanya. Hiwalay po yung... Iba po yung tulong mula sa DSWD, iba rin po yung galing sa opisina ko. Magkaniwalay po yung tulong. Ngayon, yun po. Sabi ko, may dala akong vitamins. Meron din po akong dalang face mask para sa inyo lahat dito. Ngayon, meron po, katuwaan na naman po ito, maliit lang to. Meron po akong dalang 5 bisikleta po sa mga kuto. Ipaparahol ko po, yan, lagay mo rito sa taas. Itong bisikleta, pwede nyo pong gamitin papuntang Makati. Bicycle lane lang po kayo. Pwede po kayo umabot ng Laguna, pero magdala kayo ng pambili ng gulong. 5 po yan. Gusto niyo dagdagan ko? Ha? Gusto niyo dagdagan? Dagdagan ko ng another 5 na bisikleta. Malakas po, malakpak ito mga po. Gusto niyo dagdagan mo ba? Dagdagan ko ng another 5 na bisikleta. 15 na yan, ha? Gusto niyo dagdagan ko yung 15? Sige po, hatiin nyo. Tag-isang gulong kayo. Biro lang po. Pero, dadagdagan ni Kuya Will ng another 5 na bisikleta. Kuya Will! Kuya Will!
Ilan ang pasyente ngayon dito, kapitan? 15. Yung 15 pasyente, nabibigay ko ng 100,000 pesos ng kumpanya. Cash ang bibigay ko, tulong mo sa akin ng kumpanya. Mahirap ang buhay na mahirap. At ang pasyente ko, bibigay ko sa pamilya ng pasyente. Talaga pa, tutok-tuloy na naman ito eh. Nakatutok ko siya ng kailangan. So, sana ikaw na huli pang pagkakita sa akin. Thank you, gracias to. Grabe na ako. Ang kakaya mo ako bitayin, kakaya ko sa mga sulok ng Pilipinas, kasama ka sa Tupongo. Naglalaan kami. Kaya sa nito, sa mga ko po, ang tutok ko rin, magbibigyan ko ng tulong. Yung labing limang pasyente, bawat ano, 100,000, bibigyan ko tayo ng cash. At yung mga frontliners na doktor dito, mga natinat, okay, kapag-antisan ko kayo. Ilan? Okay, salam daw. Okay, walang problema, salam daw. Bigyan ng jacket at saka tablet. Anyway, sa lahat ng nurses, para matapos. Okay, hindi naman po pagyayamang ito at ngayon. At bigyan ko naman sa mga ayaw, magbibigyan din ako sa mga nurses natin lahat dito. Bibigyan ko kayo ng palapos. Okay, salamat ka na. 50,000 sa mga nurses, okay? Galing naman sa akin yun. Galing naman sa akin yun. Galing naman sa akin yun. Ano? So, admin ba kayo? Admin? Ang laki ng katawan nyo, kain nyo pa na pa. Hindi, sabi ni Kuya Will, meron daw siyang separate na ibibigay rin po sa pasyente, pagkatiyatingan nila, at yung sa mga nurses rin po. Palapakan natin si Kuya Will. Ngayon, yung sabi ko, merong 20 na bisikleta, di ba? 20? Dadagdagan ko po ng another 20 na computer tablets po. Itong computer tablet para sa mga estudyante. Sa mga estudyante, yung mga anak ninyo, mag-aral kayo ng mabuti. Kayo po ang kinabukasan ng bayang ito, mga kabataan. Kanina may nakita akong bata, oh. Sabi ko, sasaya po ang inyong mga magulang pag nakapagtapos kayo ng pag-aral. Yun lang po ang pakiusap ko sa mga bata. Mag-aral kayo ng mabuti. Kayo po ang kinabukasan ng bayang ito at yan po ang puhunan natin sa mundong ito. Edukasyon. Mag-aral kayo ng mabuti, mga kabataan. Pakiusap lang po. Ngayon, meron din po akong ibang parabol na 5 sapatos sa panglalaki at 5 sapatos sa pangbabae. Para po sa mga frontliners. Dadagdagan ko! Dudoblehin ko po yung sapatos. 10 panglalaki at 10 pangbabae na sapatos. Pero ang mananalo, dapat yung nakasuot ng tsinelas. Sino naka-tsinelas sa inyo? Ay baka kung kukulangin, ganito na lang po. Kung sino yung nakatsinelas, yun po yung criteria natin, nakatsinelas. Meron ako itadagdag na criteria. Kung sino po yung pinakang maruming kuko. Sige na, puro tayo ka lang po. Seryoso muna tayo, seryoso muna. Mga kababayan ko, dito sa Malabon, kung meron kayong mga pasyente na nangailangan ng tulong, magsabi lang po kayo sa opisina namin o kay Pangulong Duterte, kahit na sa heart center po, tutulungan mo namin kayo lahat sa NKTI, kahit sa hospital po, mga government hospital, tutulungan mo namin kayo, huwag po kayo mag-alala. Huwag po kayo magkatubiling lumapit sa akin, bukas po ang aking opisina.
Noon pa man, hanggang ngayon po, hindi ako titigil na magsiservisyo po sa inyo. Huwag niyo po akong tawagin, Senador. Tawagin niyo lang po akong Kuya Bombo o Bombo. Pero kung mas matanda kayo sa akin, huwag niyo akong tawagin Kuya. Bombo lang po, Bombo lang. Ha? Alam niyo bakit? Hanggang ngayon, hindi ko pa alam na Senador na ako. Hindi talaga pumapasok sa isipan ko na Senador na ako. Tuwing unang araw ko pa lang po sa Senado, akala ko po na nanaginip lang ako. Pagpasok ko dyan sa Senado, first day po ng July, Commonwealth, kinatok ko yung ulo ko, ditok-tok na, may Bisaya ba rito? Sino mga taga-probinsya, Bisaya? Gusto niyo umuwi ng probinsya, kami mamamasahe. Huwag na kayong bumalik dito. Meron tayong programa ng balik probinsya. Kung sino yung gusto na po maghanap buhay, livelihood po, bibigyan kayo ng tulong mula sa balik probinsya. Magpalista lang po kayo. Sobrang sikip na po ng Maynila. Kung gusto niyo po mag-umpisa po ng bagong buhay sa probinsya, tutulungan mo namin kayo sa programang balik probinsya po. Magpalista lang po. Kung walang pilitan po ito, kung sino lang po yung gustong pumunta po ng probinsya. Saan ba ako nawala kanina? Nasabi ko, huwag niya po ako ituring na Senador. Akala ko na nanaginip lang po ako. Pag upo ko dyan sa Senado, akala ko na nanaginip ako. Alam niyo bakit? Puro sikat ang nasa tabi ko. Totoo to, ha? Pagtingin mo sa gilid mo, puro kilalang pamilya. Tingin mo, rekto. Apo ng dating Senador. Pagtingin mo sa unahan, anak ng dating presidente, anak ng dating vice president. Puro kilalang pamilya at lahat yan. Pag sikat na pamilya, political family, may sariling kalye. Diba? May sariling kalye. Roas. Roas Bulibar. Makapagan. Makapagan Avenue. Sikat eh. Ako po, wala akong sariling kalye. Hindi po ako naiingit sa kanila kahit wala akong sariling kalye. Alam niyo bakit? Pag dumaan kayo sa mga kalye niyan, napaka-traffic. Di ba maingit ang ulo ninyo? Anong nagpapasaya sa inyo pag nakakita kayo ng traffic light? Oh. Ano yung green? Oh. Boy, hindi niyo ako malilimutan. Anong pangalan? Medgo? Halos na? Medgo. Anong pangalan na nating, anong paborito niyong ano? Chokesto? Oh. Anong pangalan ng ating presidente, Rodri? Oh. Anong paborito niyong ulam sa Malacanang? Mong? Oh. Anong paboritong hotel ni ano ni Vice Mayor Ninong? So? Yan na po. Ngayon, sasabihin ko po sa inyo kaninong anak po ako. Dito ko na lang po sasabihin sa Malabon kung kaninong anak po ako. Gusto niyo malaman? Anak po ako ng tatay ko. Bakit kayo? Kanino anak kayo? Pareho lang po tayo. Alam nyo, bilisan ko na lang po ang mga kababayan ko. Isa lang po ang sekreto dyan, tandaan ninyo. At natutunan ko po ito kay Pangulong Duterte. Malay nyo po, kayo, mga doktor, mga nurses, kayo po ang mga pulis. Salamat sa inyong servisyo, mga pulis. Palapakan natin ating mga pulis. Alam nyo, malay nyo po, kayo po ang maging senador ng bansang ito. Isa lang po ang sekreto dyan at natutunan ko po kay Pangulong Duterte. Mahalin nyo po ang inyong kapwa Pilipino. Hindi kayo magkakaroon. Yun lang po. Yun lang parating yung isang puso nyo po. Mahalin nyo lang po ang inyong kapwa Pilipino. Yun po natutunan ko kay Pangulong Duterte. So salamat po. Asahan nyo po. Nandito lang po ako na handang magservisyo po sa inyo. Kami ni Pangulong Duterte. Sa abot ng aming makakaya. So salamat. Medyo mainit na. Please, ingat po kayo parate. Ingat po at magdasal tayo. Hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. At tandaan niyo po itong sasabihin ko. Makita man tayo muli o hindi na, isa lang po ang gusto kong maalala ni parate. Isa isip niyo po. Minsan lang tayo dadaan sa mundong ito.
kung ano pong kabutihan o tulong na pwede natin gawin sa ating kapwa-tao. Gawin na po natin ngayon dahil hindi na po tayo magaling sa mundo ito. Kami po ni Pangulong Duterte ay patuloy na magsiservisyo sa inyo lahat. Dahil para sa amin po, ang servisyo po sa tao ay servisyo po yan sa Diyos. Maraming salamat. Magandang tanghali po sa inyo na. Salamat po. Present po natin ang pinakamalakas ng kalakas ang ating pinakamahal na senador, Mr. Kalasaki, Senator Christopher Lawrence, Kuya Bongo. Maraming salamat sa aming lahat. Diyan po nagtatapos sa ating programa. Paglalaban ko po sa Bayan ng Pilipinas, paglalaban ko po sa Pangulong.